Hello, magandang umaga sa inyo, Ramonians. So, for today's video, ituturo ko kung paano mag-enroll for regular and irregular students sa second semester 2021-2022. Okay, just log in your accounts and then go to transaction and then enrollment. So, sa unang bukas nyo nito, lalabas itong enrollment data. So, make sure that tama yung inyong year level and then naka-check yung regular students. So, yung regular students is very important pero hindi nyo ito accessible, no? What if hindi naka-check yung regular student? So, pag hindi naka-check yung regular student, just contact your program chairs or program coordinators or just message the page para ma-check itong regular, no? Kung kayo ay regular students. Pero pag hindi naman kayo regular, okay lang kahit hindi siya naka-check. Basta tama yung year level. And then, click OK. So, lalabas yung mga available subjects kapag kayo ay regular students. And then, kung mapapansin natin, pag kiniklik natin yung subject, mayroong schedule sa baba. No? So, for some reason, some of the subjects is kapag kiniklik natin, maraming lumalabas. Just check lang yung ating sections kung tama pa ba. No? Kasi meron tayong mga subjects na magkakasama. Katulad ng ito, yung PhilMath, magkakasama sila. Just like that. And then, pagka okay na, click the subject and then click the sections. Your schedule and then click add. So, gagawin lang natin yun from the rest of the subjects hanggang matapos tayo. Okay. So, makikita naman natin siya if conflict, no? For regular students naman, meron tayong privilege para gamitin yung select button. So, yung select button is makikita natin sa gitna ng auto and then the add. This one. No? So, ngayon hindi ko siya may-click dahil regular students ako. Ayan. So, pag kinlik natin itong select, mamimili ka kung ano yung subject na naiwan mo. And then, ganun ulit. May click na yung schedule and then click add. So, ganun lang for regular students. Yun lang yung pinagkaiba nila. May select button for regular students. And then, pag okay na, just check the subject dito. Ito yung mga i-enroll natin subject. Ito yung available subject. Check nyo kung pareho or kung tama yung pagkakalagay. And then, click assess. Yan. So, andito yung inyong subject and then the balances. Huwag nyo nang pakialaman yung balances if you are a free higher education students, no? O yung nakatagay for scholarship. So, click nyo lang yung PDF file. So, pag click nyo yung PDF file, lalabas yung assessment form. You can download or you can print this form. Ayan. So, pagka nakuha nyo yung assessment form, ibig sabihin naka-assess na kayo. Pero, hindi pa kayo official enrolled. So, saan nyo malalaman if you are official enrolled? Kapag na-click na po natin yung Certificate of Registration or yung inyong COR. Ayan. So, ngayon, hindi pa siya na-click yan. Ayan na. Student is not official enrolled. So, pag na-click nyo na yan, ibig sabihin you are official enrolled na. So, kailan nyo ma-click yan? Within 3 working days. So, for example, lag-enroll kayo ngayon. Bilang kayo na 3 araw, maybe pwede na siyang i-click. Or, pinakamabilis, baka mamaya, ma-click na agad na. Okay, so, ayan, hintayin lang kayo ng mga 3 working days. So, that's how you enroll your subject for second semesters.